si Tamahome ay isa sa pitong tagapagtanggol ng Suzaku at malapit sa puso ni Miyaka. Isinakripisyo niya ang sariling kaligtasan dahil pumayag siyang maging bihag ng mga taga-Koto kapalit ng kaligtasan ng kanilang imperyo. Nilisan ni Miyaka ang imperyo ng Conan upang hanapin ang tatlo pang tagapagtanggol ng may lungkot sa kanyang puso. Habang daan, sinalakay sila ng mga tulisan, subalit sila'y iniligtas ni Hotohori, ang emperador ng Conan, na isa ring tagapagtanggol ng Suzaku. Talaga bang ganyan kalaki ang pagmamahal mo kay Tamahome? Mahal kita, Miyaka, mula pa nung unang makita kita. Miyaka! Sa ikalawang pagkakataon, nagtagumpay ang tulisan sa pagbihag sa grupo ni Miyaka. Ang Lobo sa Kuta. Kailangan ko palang magsanay. Sino yan? Si Koji, dala ko na po ang isa sa mga babaeng bihag gaya ng inyong iniutos. Ah, mabuti naman. Magaling, magaling. Halika, pumasok ka. Maraming salamat. Ah, Koji! Kanina pa kita inaantay! Pasok! Nagulat ka ba, Binibini? Wow! Pasado! Ibagsak niyo na lang ako! Sige, alis na po kami. Teka, bakit naman kayo nagmamadaling umalis? Magkwentuhan muna tayo sandali. Huwag niyo akong iwan dito mag-isa. Ikaw! Sigurado akong alam mo dahil ikaw ang pinuno ng mga tulisan. May alam ka ba sa mga tauhan mo na may letrang nakatatak sa kanyang katawan? Hindi lang isa. Halos lahat ng mga kasamahan ko ay may tato sa kanilang katawan. Kung gusto mo, ipapakita ko sa iyo ang lihim kong tato. Hindi tato ang ibig kong sabihin. Yung letrang nakatatak at umiilaw pag lumalabas sa katawan. Kapag sinunod mo ang mga utos ko, sasabihin ko sa iyo kung sino yon. Naman. Okay na nga yan. Iabot mo nga sa akin yung iniinom mo na yan. Pati naman ang oras ngayong gabi ito eh. Heto pang pulutan niyo. Miyaka, baka kung napapayo siya. Pabayaan niyo na. Pagkakataon ko na, titingnan ko kung dito ko makikita ang ikalimang tagapagtanggol ng Suzaku. Huwag na kayong lumaban, lalo ka na Hotohori. Sugatan ka pa naman. Sa akin naman, ay! Ako naman! Sa akin na kayong tagay niyo. Nakakabighani ang iyong kagandahan. Bakit? Ano kailangan mo? Kahit mas matipuno ka pa sa akin, ay napakaganda mo pa rin. Ikaw, ha? Pinumualam mo naman ako niyan, eh. Alam mo, kay Nuri ko ka na lang. Mas maling kinita ang pakatawan niya sa akin. Ikaw ang gusto ko, hindi siya. Lakot ka sa akin mamaya. Ang kabal talaga ng mukha niyang si Iking. Biro mo, ginawa niyang pinuno ang sarili habang wala si Genro. Oo nga, maluwag kasi yung tornilyo sa utak. Akala niya nasupilan niya tayong lahat. Malakas lang siya sa atin ng konti kaya matapang. Sinabugan na ng kamalasan ng mukha pero ang tingin sa sarili, idolo ng kababaihan. Kawawa naman yung babaeng biyag na dinila sa kanya kanina. Matapang pa naman. Nuriko! Nuriko! Huwag niyo sabi sa amin na lalaki pala kayong talaga. Huli na ang lahat, mga hangal. Nuriko, pakialis mo nga sa akin ang isang ito. Binibini. Ako nang bahala. Kahit ano gagawin ko, huwag lang ako mapalayo sa'yo. Tuturuan ko to ng leksyon. Nakakahiya. Huwag! Lumayo ka sa akin! Huwag ka na magpag-ipot pa. Sige na. Kundi pipilitin kitang pumayag sa akin. Sige ka. Huwag! Tamahome! Si Iking talaga. Huwag!
Anong? Ay, Diyos ko po. Ikaw pala. Anong ginawa mo sa kanila? Nasaan si Miyaka? Sabihin mo! Sige, magmatigas ka. Hindi ko sasabihin kung sino sa tauhan ko ang hinahanap mo. Ipinapangako ko na babalik ako sa oras na maipon mo na ang anim na tagapagtanggol. Tamahome! Julie! Kapag naipon ko kagad ang anim na tagapagtanggol, babalik na si Tamahome. At si Julie, maililigtas ko na siya. Ayan! Ganyan nga! Masunurin ka naman pala eh! Tama, homie! Eh? Yeah! Aran! Noriko! Sinaktan ka ba niya, Miyaka? Pambihira ang lakas ng isang ito! Hattori! Huwag ka nang umiyak. Makakaalis din tayo dito. Pero paano ka nakagalaw? Hindi ba may sugat ka? Okay ka na ba? Hindi malalim ang sugat ko. Miyaka, habang wala si Tamahome, ako muna mag-aalaga sa'yo. Maliwanag. Hotohori, kahit alam mo na ang tungkol sa amin ni Tamahome, gusto mo pa rin akong pangalagaan. Ang nilapastangan mo kanina ay ang nahirang na susaku. At kahit na konting dampi ay dapat gawaran ng kamatayan. Wag na! Tanungin na lang natin siya kung sino sa mga tauhan niya may letrang nakatatak sa kanilang katawan. Miyaka, hindi ba pwede kahit na isang pitik lang? Ha? Ay! Sige na! Sige na! Amin ako! Amin ako! Sasabihin ko na sa inyo kung sino! Si Tasky! Ang taong tinatawag namin Tasky ang may nakatatak na letra sa kanyang katawan! Tasky? Ang ikalima! Nahanap ko na rin ang ikalima, Tamahome! Teka! Baka naman niloloko mo na kami, ha? Anong nangyayari? Miyaka! Oh! Si Kenro! Hindi ko alam na nakabalik ka na pala! Bitiwan mo si Miyaka ngayon din! Matagal din tayong hindi nagkita, Aking. Tapos malalaman ko na sa aking pagkawala nagawa mong maging pinuno ng ating pangkat. Pero mas nagulat ako na sa kalidad na itsura mo ay may papatol sa'yo. Naku, nagkakamali ka! Hindi totoo yan! Hindi ako pumatol sa kanya! Kukunin ko na siya! Hindi maaari! Labas na! Aking mga lobo! Paalam na sa inyo! Miyaka! Miyaka! Hotohori! Noriko! Iking! Kung gusto mong makuha muli ang babaeng ito, labanan mo ako ng parehas para sa posisyon ng pagkapinuno! Miyaka! Papel. Ah! Wag mo akong mamaliitin! Apoy labas! Anong nangyari? Pamaypay na umaapoy? Papel na naging lobo? Noriko! Halika na! Kamahalan, ang bilis nyo naman magtago. Hindi ako nagtatago. Hinahabol ko sila, Miyaka. Sabi mo eh. Totoo naman ah. Sumpain ka, Genro! Tinatanggap ko ang hamon mong lumaban para sa pagkapinuno. Pero hangga't hawak ko to, hinding-hindi mo ako matatalo sa ating labanan. Lumabas ka na! Magkakasubukan tayo! Ako lang at ang kaibigan ko ang nakakaalam ng lugar na ito. Walang darating para iligtas ka.
Hindi ko sinasadya na madamay ka. Meron lang akong gustong turuan ng leksyon. Hindi kita sasaktan kung susunod ka sa mga utos ko. Aray ko! Bakit mo ako sinabok? Pikon ka naman eh! Paano inaagaan mo ako ng linya? Huwag na huwag mo kong iismulin dahil babae lang ako. Sige, subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Makikita mong hinahanap mo. Hindi mo ba alam na kasparing ko si Manny Pacquiao at nabigyan ko siya ng... uppercut! Ayoko na. Hindi ko na kaya. Ano ba yan? Kalokohan na to. Nagbago ng isip ko. Ayoko magkaroon ng kaugnayan sa isang babaeng mas malakas pang sumuntok sa akin. Di bale, biyag na kita kaya dapat maging masunurin ka sa akin dahil kung hindi, sasamain ka sa akin. Ano ka ba? Bakit mo ako inubaran? Ayoko nga sa'yo eh! Eh, tinitingnan ko lang naman kung meron kang letrang nakatatak sa katawan mo. Hindi mo nga pala ako kilala. Ako ang talagang nahiram para maging susako. Ang totoo niyan, sikat na nga ako eh. Nagbabaka sakali lang kasi ako na isa ka sa pitong tagapagtanggol ng susako. Ikaw ba yon? Eh, hindi nga ako yun eh! Magandang gabi. Si Koji ito. Pasensya na kayo ha. Gusto ko lang makita ang matalik kong kaibigan ni si Genro. Kung inyo sana mamarapatin, makapasok ako. Salamat. Koji! Ang tagal nating hindi nagkita. Nandun lang ako kanina. Hindi mo ako napansin. Abala kasi ko eh. Ganyan ka naman eh. Ano to? Family reunion? Si Tamahome, na isa sa pitong tagapagtanggol at kasalukuyang nasa imperyo ng Koto, ay walang iniisip kundi ang Suzaku. Julie? Tingnan mo to. Ang ganda, di ba? Baka ka akong magustuhan mo. Ha? Salamat. Iwan mo na lang dyan. May kailangan ka pa ba? Sabihin mo na lang. Gusto mo ba kumain? Baka gutom ka na. O baka naman gusto mo nang maiinom. Kaya lang baka malasing ka eh. Maraming salamat, pero huwag mo na akong alalahanin. Alam kong mas matinding hirap ang dinanas mo sa akin. Matinding hirap? Ha? Kung ganun, alam mo na pala. Hindi, kasi... At siguradong alam na rin ito ni Miyaka. Pinagsamantalahan nila ang aking kahinaan noon at nang nagkamalay na ako. Natagpuan ko na lang si Nakago sa aking tabi. Siya ang nag-alaga at nagdala sa akin dito sa Koto hanggang sa manumbalik ang aking pag-iisip. At nang maalala ko na ang nangyari sa akin, tinangka akong... Pero agad nila akong naagapan at nabigyan ng lunas. Kahit ngayon, nagsisisi pa rin ako kung bakit nila ako binuhay. Tama na, Julie! Tama na! Ayoko na! Sana hindi na ako nabuhay! Sana pinabayaan na lang nila ako! Mas mabuti yan kaysa malaman ng buong mundo ang kahihiyang nangyari sa akin! Julie, anong maaari kong gawin para mawala ang sakit na nararamdaman niya? Tulungan mo ko kung paano, Miyaka. Tulungan mo ko. Sabihin, ikaw ang dapat maging pinuno ng mga tulisan? Oo! Nang namatay yung dati naming pinuno nung isang buwan, sinamantala ni Iking ang pagkawala ni Genro at inunahan siya sa posisyon ng pagkapinuno. Alam mo, ikaw ang tinatawag ni Boss hanggang salagutan siya ng hininga. Si Boss? Sige na nga, tutulungan na kita. Ha? Tama! Gusto mong mabawing posisyon mo bilang pinuno. Ako, gusto kong maligtas sila, Hotohori. Pero hindi ba? Ay naku, huwag mo na lang akong pasalamatan. Basta tulungan mo akong makita si Tatsuki pag nagdagumpay tayo. Ang sinasabi ko lang eh. Ah, basta! Ganon ha? Tayo na, General Koji? Palagay mo, alam kaya niyang bihag pa rin siya? Nalilito na ako. Makinig kayo lahat sa akin! Bumalik na si Genro! Sigurado akong sasalakay siya ngayong gabi! Kaya magsipaganda kayo, maliwanag! Opo! Opo! Kanino ka ba kampi? Sa kanya o sa akin?
Hindi ko akalain na lahat sila ay nabola ng gusto ni Iking. Hindi lahat, kasi ang karamihan, mas natatakot sa pamanang naiwan ng ating yumaong pinuno. Pamana? Pamanang pamaypay! Ano? Pamaypay lang? Natatakot na kayo? Hindi ito ordinaryong pamaypay gaya ng iniisip mo. Isa itong mahiwagang pamaypay na yari sa Bakal. Kaya nitong makalikha ng apoy na maaaring tumupok na kahit na anong bagay. Pinasadya pa ito. Kinakailangang makuha natin yun. Alam ko yan! May mga lumabas na lobo na hinagis mo yan, di ba? Patingin naman, no. Siguro magic trick ito, no? Isang maestro na nakasalubong ko sa aking paglalakbay ang nagbigay sa akin yan. Apag sinulat mo ang kahit na anong bagay na gusto mong makita, lalabas na lamang ito na parang totoo. Kapag sinulat kong gusto ko, lalabas na lamang ito. Dito ako sa kabila. Ibalik mo muna sa akin yung mga papel ko! Hey! Ngayon magtutuos tayo. Wala kang karapatan na dukuti na lang basta si Miyaka dahil siya ang susako. Otohori! Noriko! Mabutit ligtas kayo! Miyaka! Hindi ba dapat kami ang magsabi niyan sa'yo? Naiintindihan ko ang kanilang sitwasyon. Pero sigurado ka bang gusto mo silang tulungan? Pagkatapos ko siyang tulungan, hahanapin namin si Tasuki. Ganun pala. Edi tutulungan ko na rin sila. Ha? Nandito ka pala? Noriko! Ang mga biyag! Bukod na tayo! Akong bahala! Labas, lobo! Susubukan ko ulit! Labas, lobo! Bakit nagkaganon? Miyaka? Sorry po! Magpaliwanag ka! Peace! Ayan na sila! Nagkita tayo muli, Genro! Hindi mo mapalabas ang mga lobo mo, no? Akong bahala sa kanila! Hindi natin sila maaaring labanan, Noriko. Baka isa sa mga pangit na yan si Tasuki. Patay! Mapipilitan tuloy akong labanan ng kapwa ko, tulisan! Malaking problema! Sumuko ka na kung ayaw mo manghiram ng mukha sa aso! Ibigay mo sa akin ang pamaypay! Ako ang may-ari ng pamaypay na ito! Hindi sa ito! Pamaypay sa ni Genro! Ibalik mo na ito sa kanya! Miyaka! Umalis ka na dyan! Tingnan mo nga naman! Nagkaroon patuloy tayo ng mabibihag na walang pagod! Naging grabe patuloy ang sitwasyon! Lumapit ka! Sige! Yan ay kung gusto mo nang matapos ang buhay ng babaeng ito! Tuso talaga itong si Iking! Hindi pali! Huwag niyo po alalahanin! Pakinig kayo sa akin! Bakit kayo magpapaalipin sa Iking na ito? Ikararangal niyo bang malaman na sumusunod lang kayo sa kanya dahil natatakot kayo sa isang pamaypay lang? Ganyan ba? Ang asa ng isang tunay na lalaki. Salamat na kumating ka. Alam kong hindi ako papabayaan. Nararamdaman ko pa rin ang iyong pagmamahal. Talaga palang hindi mo ko iiwan. Huh? Ang pamaypay ko! Nahuli ka na dahil pamaypay ko na to. Tapos na ang palabas si King. Tama, homie. Tama, homie! Miyaka. Hinawakan ng mahigpit ni Suzaku ang mahiwagang papel kung saan sinulat niya ang pangalan Tamahome. At siya'y napaluha.